from the BUL policy and earn naman na to over time. Because of the fruits of their investment, this allowed their build and sell business to rise. Pwede pala yun gamitin for another investment. Sobrang sarap ng pakiramdam kasi hindi kami nagipit. You know, having insurance, having investment, it means that you are not just prepared, but you have more. Hindi ko lang siya basta financial advisor, hindi lang niya ako basta client. We have a personal relationship as well. Like our family, everyone deserves to have a partner for life. Let us begin by putting ourselves in the presence of the Almighty God. Let us pray. Joy daily. Lord, we praise and thank you for the blessings you have showered upon us. You are the source of all knowledge and truth, and we seek you, asking for your guidance and protection as you bless us with this opportunity to gather virtually. Despite the challenges each one of us face, help us learn together so we could grow together in wisdom and understanding. Give us the thirst to pursue knowledge and the humility to acknowledge that our wisdom is incomparable to yours. Help us value each other's opinion. Lead us to inspiring discussions. Help us appreciate one another's work. Open our hearts and our minds to receive new things. Bless our speakers and facilitators with courage and determination to share to us what you have placed in their hearts so that they can impart to us something worthwhile. Bless all the participants with patience and endeavor to persevere. May we become worthy to receive what we will learn today. Let this event be a success, and at the end of the day, may all of us accomplish something meaningful. Thank you, Father God, for the responsibility and the privilege to learn. Kanimo lamang kami muduol kay kay balumi, nga ang among mga paghangyo imong pagadunggon. Please bless the efforts of our hands. We lift everything to you, O Lord. Salamat sa iyong pagkamaayo, Ginoo. This we pray in your holy name. Amen. All right. Bright morning, everyone. Hello, hello. Kamusta po? So, welcome to our Bright Talks. Sa lahat po na invited participants namin, bright morning again, and also sa kapwa ko financial advisor at sa aming pong napakagandang unit manager, Ma'am Irene. So, bright morning everyone. So, tonight, sit back, relax, listen, at sana'y marami kayong mapulot po dito sa ating Bright Talk tonight. Okay, before we start, siguro habang freshness pa tayong lahat, ano? So let's have a photo opportunity. So Ma'am Lala, siguro bilang tayo habang andyan, no? Kitang-kita yung mga nagwagwapuhan at nagagandahan nating mga bisita at ang ating mga financial licensed financial advisor. So siguro bilang tayo, Ms. La. Hello, yes po, paki-open na lang po ng lahat ng camera. Ayan, so bibilang na lang si Miss La, no? Para nakasmile tayong lahat. 1, 2, 3, smile. Tapos po. 1, 2, 3, smile. Thank you. All right. Thank you, Ms. La.
Okay, so our dear participants, welcome again sa ating Bright Talks. So ito po ay pinaghirapan ng Blazing Flamingo Team, okay, para makapagbigay po ng financial literacy. So ito po ang aming advocacy na makatulong, okay, sa mas marami pang Pilipino upang matulungan on how to handle their finances. Okay po? So, kamusta kayo dyan? Nakapag-dinner na ba ang lahat? So, thumbs up naman dyan kung nakapag-dinner na ang lahat. Type nyo nga po dyan sa ating chat box. Thumbs up naman tayo dyan, oh. Kung nakapag-dinner na ang lahat. Nako, mukhang wala pang may nagdi-dinner sa atin. Ayun, meron si Ma'am Irene. Ayan, nakapag-dinner na. Okay? So, kamusta po? Okay po ba ang lahat dyan? So, kung yung iba ay nabusog ang tiyan, so sana mabubusog din ang ating isipan in terms of financial literacy. Ano? So, sana makatulong kami sa inyo para dun sa title natin, debt-free, financial-free. Meron tayong financial freedom. So, yun po yung target natin ngayon. Alright. So, let me share na my slides. Allow me to share my slides po, no? Alright. So, again, welcome to Bright Thoughts. Okay, so are you ready, you know, to target your financial goal? So, here it is our episode 2, which entitled Managing Life Finances. So, it is a kiss to a deaf and worry-free life. So, okay po ba ang aking audio? So, clear po ba ako? Naririnig po ba ako ng lahat? Okay, so ayan, nakikita ko, nag-heart sign naman sila Ma'am Jen, no? So thank you so much. So tuloy po tayo. Sana makatulong itong aming Bright Talks sa lahat ng na-invite. So relax lang po kayo dyan. Okay. Okay, so I am your host for tonight. I am Dr. Joanne Catalan Balagtas. So before that, let us, so siguro yung ating mga participants, so please rename your profile name, of course, with your name para mas madali po namin kayong ma-identify. And para mas maganda po, we are encouraging everyone to please turn on your videos. And then, if possible, mute your microphone. But if you have question later, so pwede ko kayo siguro mag-ask ng permission if you have question. And then, of course, you can use our chat box responsibly and be participative. So feel free to ask questions dahil ito po ay pinrepare namin para sa inyong lahat. Okay? So again, I'm your host for tonight with our Bright Talks. So I'm Dr. Joanne Balagtas. Actually, I'm a full-time government employee. So I work as the college department head sa isa pong college sa Norzagaray. And of course, I'm a licensed professional teacher. Pero syempre, hindi lang nagtatapos doon. Gusto ko pong ma-expand din ang aking experience, ang aking ginagalawan. That is why pinasok ko rin po ang pagiging licensed financial advisor. So ngayon po, I'm a part-time licensed financial advisor po under the Blazing Flamingo team ng Sun Life of Canada, Philippines. And of course,
Ito, alam ko to, sarili ko to eh, no? I am a loving and a wise mother. Okay, so wala pong kukontra doon. Okay, so ano pa meron tayo ngayon? Simulan natin according kay Brother Bo Sanchez. Financial ignorance is expensive. Heart sign naman tayo dyan kung naniniwala kayo dito sa sinabi ni Brother Bo Sanchez that financial ignorance is expensive. Naniniwala po ba tayong lahat dito? That financial ignorance is expensive? Bakit kaya expensive kapag kulang ang ating kaalaman in terms of financial literacy? Ito lang po. Kasi kapag kulang ang ating kaalaman in terms of financial, we cannot able to handle our finances. Ano to? Go lang ng go. Sige lang. Gastos lang ng gastos. Hindi po natin minomonitor yung ating income at hindi rin natin na-check ang ating expenses. Hindi natin nabibigyan ng importansya ano ba talaga yung needs natin. Ano ba talaga ang wants natin? So dapat po, unahin natin ang needs bago natin bilhin o i-grab yung mga wants natin. Okay? So dapat po alam natin ito. Ano pa? Eto, yung may mga credit card dyan. Okay? So pag may credit card ka, sige, swipe lang ng swipe. Ano sinasabi? Mayaman now, pulubin later. Alright? Ganyan tayo eh. Ganyan tayong mga Filipino. Minsan, hindi natin iniisip what will happen next. Ano pa? Yung priority natin. So, yun yung sinasabi na dapat alam natin yung needs. I-priority natin ang needs kesa sa wants natin. Alright? Okay pa po ba kayo dyan? Okay. Next. Dagdagan natin. Ito kasi ang Pinoy money mindset. Ano yun? Ito. Ayan si Juan. Ito tayo eh, di ba? Lalo na kung government employee tayo. 1530 sweldo. Ajis pa lang. Alam na kung saan dadalhin ang pera. Kating-kati na ang mga kamay. Kating-kati na ang mga paa, kung saan pupunta, wala pa man. So eto tayo, ayan, ako, ang mga sanggyupsal dyan, nagkalat. Talaga namang tukso, layuan mo ako. E tayo naman, maiksi ang panan, yung timpi sa sarili, diba? Nagpapatukso naman tayo, sanggyup, wow! Ano pa? Ayan. Eto kasing si Henry C. University, ano, talaga namang mapang-akit. Sale, 50%, 70% off. Alright, sige. Ipon ng mga paper bag. Ano pa? 11, 2-2, diba? 12, si Lazada, si Shopee, sige lang. Okay? Ano pa? Yan, yung may mga credit cards dyan. Siyempre, hindi ka naglalabas ng cash, eh, no? So, akala mo, wala lang. Kaya, sige, swipe lang. Pagdating ng bill, ayan, good luck naman. Ano pa? Ito kasi, no? Tayo mga Pilipino, eh. Talagang may yabang factor. Ano yan? Uso sa atin yung mga celebration. Handaan. Konting achievement, kailangan may handaan tayo, kailangan magsama-sama tayo. Anyways, wala naman hong problema ang maghanda at may okasyon tayo. Okay? Pero, hindi natin naiisip minsan, yung bang pinanghanda natin na yan, eh, kasama ba? Na-budget ba natin yan? Okay? So, isipin natin, ano pa? Yung lagi na lang tayong lumalabas, no? So, yung mga bagay, ito tayo, which is, eto ang mga wrong mindset ng mga Pilipino. So ano ang dapat? Anong dapat nating gawin? So what is the right mindset para maiwasan natin yung may kautangan, okay? Para
maiwasan natin na kapusin o kulangin ng budget at the same time mapaghandaan natin ang future. Okay, so eto po, no? So, pwede po kayong mag-screenshot, pwede po niyong isulat dahil malaking bagay po itong aming ituturo ngayong gabing ito. This is the right mindset. So, we have here, dapat we know how to create consciously, dapat meron tayong spending plan. Ano yun? We know how to monitor our income at dapat alam din natin ang ating mga expenses kung saan napupunta ito. Para na mo-monitor natin, teka ba, lumalampas ba ako? Kulang na ba ang pera ko? So yun minsan nangyayari kaya tayo nagkakautang-utang. So ano ito? Ano ito? We have the what we call 50, 30, 20 budgeting rule. So ano to? Unahin natin ang 50. Sabi ko sa inyo kanina, dapat alam natin ang needs natin. At yun ang uunahin natin. So dapat alam natin ang needs. So ano yun? Number one, etong mga due date na to, no? Si Miss Judith. Okay? So ang Meralco, bills. What else? Dapat kasama sa needs natin, meron tayong life insurance na makakatulong sa future natin. Alright? Ano pa? Yung mga bayarin natin or upa sa bahay, syempre, kailangan unahin natin yan. What else? Yung mga sa transportation natin, na gastos, mga maintenance, at eto syempre, yung ating mga pang-grocery or pagkain. So yan yung mga needs natin na kailangan natin unahin. So dapat 50% ng income natin, unahin natin at dadalhin natin sa needs. Ibig sabihin, unahin natin yung kailangan natin. Okay pa po ba tayo dyan? Okay. So kung mapapansin ninyo, ito po ang mga major na kailangan natin na pwede kasi yung iba na wala muna, mabubuhay tayo, okay pa ang flow ng buhay natin. So next, dito tayo sa 30%. So dyan po pumapasok yung mga wants natin. Actually, kabilang na rin dyan yung tinatawag nating luho. Na pwede naman tayong mabuhay kahit wala ito. Pero syempre, part na rin ang buhay natin na tayo nga syempre, kailangan natin paminsan-minsan lumigaya naman. So ano yan? Yan, Shopee. Pero dapat 30% lang ang ilalaan mo dyan. Hindi dapat 50% iyan ang uunahin mo. What else? Ayan, pag-avail ng mga bagong gadgets. Kung okay pa naman ang cellphone mo, kasi po, etong mga ito, liabilities yan eh. So dapat unahin natin, unahin natin ang asset. Etong mga liabilities yan. Pag pinundar mo ang cellphone, darating ang panahon. Mahal, lalo na, no? iPhone, no? So, mahal. Pero, isang taon lang, ang bilis bumaba ng value niya. Ano pa? Eto, mga travel goals natin. So, ayan na, kapag bonus dumating, naku, alam na alam na kung saan pupunta ka agad. Pwede naman nating i-enjoy ang buhay. Pero, syempre, hindi 100% ng income natin ay puro sa kasiyahan lamang. Dahil iisipin din natin what will happen next. And then, sa pagbabudget natin, dahil sabi natin conscious spending plan, 20% nito dapat inilalaan natin sa savings. Sa ipon, may ipon tayo. Ilagay natin sa mga mutual fund na pwede tayong kumita. Ano pa kung meron tayong kautangan, dapat mag-spend tayo para yung utang natin, unti-unti nating mabayaran. Hindi yung uutang ka para ibayad sa utang mo at uutang ka na naman. Ala, magiging cycle yan. Lalo na kung inutangan mo ay may malaki ang porsyento niyan. So again, dapat we know how to take control of our finances. Kailangan i-monitor natin ang income natin. I-monitor natin ang expenses.
At ito po yung tinatawag natin na 50-30-20 budgeting rule. So, okay pa po tayo dyan? Okay, next. Saan ba natin dapat inilalagay ang ating pera? Okay? So, meron tayong tinatawag na short-term, mid-term, long-term na dapat dito natin inilalagay ng ating pera. So, kapag short-term lang, ito yung mga day-to-day expenses natin. So, kabilang dito ang emergency fund. Kasama dito, example nito, yung mga bank saving account, time deposit. So, we have also mid-term. Okay? So, ano to mga pinagdadala natin ng ating kaperahan. So, we have here yung mga car or home fund, business fund, syempre yung dream vacation natin. So, dapat maglaan din tayo dyan. Yung mga mutual funds, at kasama din po dito yung VUL insurance. Okay? For the long term natin, eto talaga, so dito talagang iisipin na natin ang future security ng buhay natin at ng family natin. So syempre kasama dyan, retirement fund, educational fund, kung tayo ay mga bata pa, dalaga pa, para sa ating mga postgraduate studies, pwede natin magamit yan. Kung tayo naman ay may edad na, so syempre, paglalaanan natin ang retirement fund dahil hindi habang buhay, masigla. Hindi habang buhay, may trabaho tayo. Okay? So kasama dito, maglalaan tayo sa mutual fund. Again, sa insurance. So meron tayong tinatawag na VUL insurance at traditional insurance. So dapat ito yung mga unahin natin kung saan natin dapat ilagay ang ating pera. So what do you need to do now for a debt-free and brighter life tomorrow? So our dear participants, so ito po ang dapat nating gawin. Alright? Para iwas-iwas utang, okay? At para magiging maganda ang ilalaan nating future sa ating sarili at sa family natin. For a debt-free and brighter life of tomorrow. So ano ang una? Okay, pwede nyo pong isulat ito. Okay pa po ba tayo dyan? Alright. So we have the step one in order to have a better and brighter debt-free life. Number one step, set a clear goals. Para lang po itong basketball. Diba sa larong basketball, meron tayong goal, yung ring. So kailangan nakakapag-shoot tayo doon sa ring. So yun yung goal ng basketball, makapag-shoot doon para magkaroon ng points. Tayo, ano ang goal natin dapat para maging debt-free tayo? Para wala tayong magiging utang. At para magiging masaya ang family natin. So dapat may una, halimbawa, pwede natin iset na clear goals na dapat wala tayong utang. Alright? So dapat wala tayong utang. So iyan ang pwede natin iset na clear goals. Ano pa? Na sana maging maganda at secure ang family ko. Alright? So, dapat, again, step one, set clear goals. Okay po ba? Okay. So, again, thumbs up naman tayo dyan, no? Kung okay pa ang ating mga participants. Alright. Okay, so next tayo for the step two. Ayan. Learn to live below your means. Ano ibig sabihin nito? Dapat mas mataas ang income mo, ang kita mo, kesa sa ginagastos mo. Okay? So, dapat hindi yung mas malaki pa ang expenses mo kesa sa income mo. Kaya ano ang nangyayari?
nagkakautang-utang tayo. So, dapat, kung number one ay nag-set tayo ng goal, sundin natin ito. Okay? Hindi eh. Ganito tayo eh. Bakit nung unang sweldo, maliit lang ang sweldo mo, nagka-cash naman. Pero bakit nung na-promote ka at tumaas ang sweldo mo, kulang pa ang sinusweldo mo? Ano nangyari? Bakit ganun? Eh, nadagdagan nga ang sweldo mo, di ba? Eto po kasi. Kasi yung lifestyle natin ay nababago rin. Palibasa, nasa mindset natin ay tumaas ang sweldo ko. Kaya yung lifestyle mo, yung standard mo, tumaas din. Kung nung mababa ang sweldo mo, sanay ka na maglakad. Alright? Kasi malapit lang naman trabaho mo. Pero nung tumaas ang sweldo mo, ay kahit malapit, nagta-tricycle ka na. Dati, natututo kang magbaon. Pagpasok mo, eh dahil nasa isip mo, ay tumaas naman sweldo ko. Sige, bibili na lang, papadeliver na lang sa Jollibee and whatsoever. So, yung lifestyle natin, tumataas din. So, hindi dapat ganun. Learn to live below your means. Ano sabi? Habang baiksi ang kumot, ano? Matutong mamaluktot. So, iyon dapat. Kung hindi naman kailangan, huwag yun ang unahin. Huwag yun ang i-priority natin. Okay? So, dapat maging maingat tayo sa ating mga gastusin. So, kung ano lang ang kailangan, iyon ang unahin natin. Hindi yung mas malaki pang expenses natin kesa sa income natin. Kaya ang nangyayari, nababaon tayo sa utang. Okay? Next. Step 1 natin, set goals. Step 3, ay step 2 natin, learn to live below your means. Step 3 natin, begin a saving habit. Alright. Yes. Our dear participants, so dapat matuto tayo na at least 30 or 20% ng income natin na kinikita natin, dapat ay nagsisave tayo. Para saan? Kagaya niyan, mga emergency fund, kailangan natin yan. Sino ba magsasabi? Okay? Nakagaya niyan, may pandemic, ano? Samantalang ganda-ganda ng buhay natin noon. Etong pandemic, ang daming nawalan ng trabaho. Eh kung wala kang ipon, wala kang trabaho, wala kang sweldo. Ano? Asa? Asa sa ayuda ng gobyerno? Eh paano kung walang ayuda? O di kawawa? So yun yung sinasabi na mayaman ngayon, kulubilator. Kasi hindi nakapag-ipon, hindi napaghandaan ng future. So step 3, this is very important. As early as now, huwag mo sabihing bata pa naman ako eh, enjoy natin ang buhay. Saka-saka na yan, yung mga pagsisave-save na yan. No, we cannot tell what will happen next. Hindi naman sinabi na buong sweldo mo eh, ilalaan mo for savings. Ang sabi lang, part of your salary or your income, kahit nga 20% lang, maglalaan ka for your savings. At dapat, make it a habit na meron tayong savings or nagtatabi tayo sa pumapasok na income natin. Okay? Next, step natin, step number 4. And this is very important. To get insured. Wala pong shortcut sa success. Tandaan po natin yan. At ang pag-i-insured, alam nyo po, before, nung dalaga ako, kapag may nag-alok sa akin ng insurance, ala, hindi ko pinapansin. Dahil hindi ko naintindihan ang halaga ng meron life insurance. Pero ngayon, kung kailan ako ay may edad na, di ba, hindi ko matanda. May edad na. Tsaka ko na-realize, tsaka ko sinasabi ngayon, bakit ba ngayon ko lang naintindihan ang halaga ng insurance? Eh di sana noon pa, tapos na. Sana noon pa, tumataas na or kumikita na. Kung noon pa ako nag-start ng aking insurance. Talaga naman ang pagsisisi na sa huli. But anyways, hindi pa naman huli sa part ko. At lalo na sa inyo,
isang magandang pagkakataon po na pinaunlakan ninyo ang invitation po ng aming mga financial advisor. Pinaunlakan nyo po na umaten ngayon kasi as early as now, we can give we educate you, makapagbibigay po kami ng tips, what is the importance, no, ng insured po tayo. Lalo na sa panahon ngayon. Hindi natin masasabi. Diba? Paiksi ng paiksi ang buhay ngayon ng tao. Dati 88, yung iba nakakuha pa hanggang 100,000. Naaano pa, ay oo, kasi na umaabot pa ng 100 years old. Ngayon, kung mapapansin nyo, no? 60, swerte na umabot ng 70 years old ngayon. Okay? So, kaya napaka-importante na tayo po ay insured. Hindi lamang sa sarili natin, kung hindi para na rin sa mga mahal natin sa buhay. Okay? What else? Eto po. Huwag ho kayong mahihiya. So, this is the step 5. Seek professional advice. Hindi ba pag may sakit tayo, huwag tayong nagdudunong-dunungan kung anong gamot ang iinumin natin. So pag may sakit tayo, pumunta tayo sa doktor. Kung gusto natin na maging professional basketball player, kailangan kumuha tayo ng professional coach na magtuturo sa atin ng mga techniques. Kung ano man yung sports. Ganon din po in terms of financial literacy. So, dapat pumunta ho tayo sa mga para makakuha tayo ng tamang advice, ng tamang magiging mentor natin, para hindi ho tayo maliligaw ng landas. At mabibigyan tayo ng tamang paraan kung ano ang mas kailangan natin. So, wag ho tayong mahihiya to seek professional advice. Like for instance, in term of finances, andito po kaming mga financial advisor. Andyan po yung mga nag-invite sa inyo. So sabi nga, huwag mahihiyang magtanong. So wala hong masamang magtanong. Okay? So hindi ho masama ang magtanong. And then, dapat patuloy tayo na natututo. Okay? So, wala hong masama. So, kailangan natin na mag-guide sa atin, mag-mentor sa atin. Para as early as now, we can take appropriate action kung ano ang kailangan natin at iyan ho ang magbibigay sa atin ng advice in terms of finances, ang mga financial license, financial advisor. So, this is step 5, seek professional advice. And last step, step 6, stay the course. Karugtong actually to, balikan natin ang step 1, set your goals. So kung ano yung tinarget mo na goals mo, dapat huwag kang lalayo doon. Huwag mong kalilimutan yung tinarget mo na goal. So dapat stay the course. Ma-motivate ka. So ang target natin makapag-ipon. Malayo sa kautangan. So huwag natin. So ano-ano yung mga dapat nating gawin? Okay? Para mawala yung mga utang natin. Madagdagan ang ating kita. So, wag natin kalilimutan na i-monitor natin ang ating mga finances. So, ito po ang 6 na steps, okay, para makatulong po na magkaroon tayo ng debt-free, maiwas sa mga kautangan. Okay po? Kasi ito po yung nakaka-apekto sa atin. Kung ba bakit may inflation pa? Pero hindi ho natin maialis ito. Hindi natin maiiwasan ng inflation. Dati ang piso noon, marami na bibili. Ngayon ang piso, bata man, hindi na pinapansin. Ano po ang ibig kong sabihin? Eto na lang, tingnan na lang natin itong diagram na ito, no? Ngayon, sa halagang 250 pesos o 270 pesos, makakabili tayo ng isang buong manok. So, ito po, simple explanation na inflation, ano, na hindi natin maiiwasan. 12 years from now, ang 270 natin, hindi na isang buong manok ang mabibili. Ano po ang mabibili nito? Kalahati na lang. Alright?
Next, 24 years from now, yung 270 natin na kalahati ng manok, ang part, ang nabibili, 24 years from now, one fourth na lang, legantay na lang. At ito malupet, which is nangyayari talaga. 36 years from now, kung noon eh, quarter pa, no? Like quarter nabibili. Susunod, Adidas na lang na. Paan ng manok na lahang ang kayang mabili. So masarap yan ni adobo, kaya ihaw-ihaw, ano? So yun na lang ang kayang bilhin ng 270 pesos natin. And that is because of the effect of inflation. So bumababa, as time goes by, bumababa po ang value ng pera natin. So ano ang dapat nating gawin? Okay? So prepare yourself for two big risks. Ano kaya itong two big risks na to? Eto, lalo na sa mga breadwinner dyan, sa mga siya yung naghahanap buhay at nagbibigay ng living sa family. Eto, dalawang klase yan. Dying too soon. Hindi natin ina-expect. Totoo naman eh, lahat tayo mamamatay pero hindi natin alam kung kailan. Unless na lang tinaningan tayo ng doktor. Tayo ang breadwinner. Tayo naghahanap buhay for our family. What if something happened? Wag naman, maging angel tayo. Bata pa tayo, hindi natin ina-expect. How do I provide for my family? Paano ang mga anak mo? Paano ang magulang mo na umaasa sa'yo? Paano ang family mo na umaasa sa'yo kung hindi mo napaghandaan ito? Okay? Next, eto naman yung isang scenario, living too long. Wow! Ang haba ng buhay natin, long life. Long life. Kaya lang, pag matanda na tayo, ano nagiging problema? Ala na, hindi na tayo, incapable na tayo magtrabaho, di ba? Pero tuloy pa rin ang pangangailangan natin. Dahil na pag matanda na tayo, may maintenance na tayo. E paano kung wala pa tayo sariling bahay, maupahan tayo? So paano na ang gastusin natin? How will I finance myself when I cannot work anymore? So dapat pinaghahandaan natin ang kinabukasan natin at ang future ng family natin. Okay? So, nare-realize po ba natin ang mga bagay-bagay na ito? Kaya po, narito po kami ngayon sa inyo. Okay? So, we develop. So, the objective of our Brighto. So, it is part of our financial planning to develop a debt-free financial plan and regular savings or investment habit. Kasi po, malaking tulong talaga na meron po tayong savings or investment, and this is to secure our future and the same time ang future ng mga mahal natin sa buhay. Okay pa po ba kayo dyan? Okay, so tuloy lang tayo, ano? So meron po dito, explain ko lang po sa karugtong ito ng ating inflation at ang pagkakaiba po ng ang pera natin, ang savings natin, dahil sabi natin kailangan paghandaan natin ang ating future. Okay? So sino ho ba dyan ang mayraming savings sa bangko? Hard sign naman tayo dyan. Sino ho ang may savings dyan sa bank? Hold upin ho namin mamaya. Ay, hindi ho pala. Okay, sino ho ba may mga savings dyan sa bank? Alright. So, pag ang savings natin ay nasa banko, okay, so eto kasama dito yung savings account. So, ano lang po ang interest nito? 0.125%. Kapag naman naka-time deposit account ito, 0.9%. Pag checking account, payroll account, wala hong interest yan. At ang malupit nito, kapag more than 1%
ang pera mo sa banko, kakaltasan ka pa ng withholding tax na 20%. Ano pa ang mangyayari? At ang malupit pa po nito ay meron pong inflation na meron itong 4%, no? At the same time, ang pera natin pag nasa bank, walang tayo dyan yung protection. Meron lang if ever ang iyong nakadeposit ay nasa, di ba, makukuha lang natin na mababalik sa atin kapag malaki ang naibigay na ang ating nakadeposit sa banko is 500,000. Okay? So at the same time, iyan is for emergency fund and short-term savings. Punta na naman tayo kung ang pera nyo ay inilaan nyo sa traditional plan. Okay? So, isa-isa lang ito dati eh, no? So, for instance, anong plan mo? Life insurance plan. Kailan mo ito mapapakinabangan? Actually, hindi ko makikinabang pala nito. Yung family maiiwanan mo. Okay? Kailan? Kapag namatay ka. So, sila ang mag-enjoy doon sa perang itinabi mo na pinasok mo sa life insurance plan. Another, pension plan. Kailan mo lang ito mai-enjoy? Of course, pag nag-retire ka na, no, 60 to 65 years old. Another plan, educational plan. So magagamit mo lang ito, pwede mong gamitin lang ito for the education pagdating sa college ng anak mo. Sa mga empleyado dyan, eto, meron din tayo nito, yung mga HMO or Health Maintenance Organization. So nagagamit natin pag nagkasakit tayo. What else? Meron din dito, eto, mas inuuna ng iba, nakuhanin. Ano yon? Memorial plan. So ano po ba ang sikat na sikat na memorial plan? O type nga po dyan sa chat box, ano ang sikat na memorial plan dito sa Philippines? Ano po? Ang maunang mag-type, meron hong ibibigay si Sun Life na item. Meron ba? Ayan, ang nauna po ay si sa ating ano sa ating guest. Sinong nauna sa ating guest? Si Ma'am Hannah Lim. So according kay Ma'am Hannah, St. Peter daw. Yes. All right. Si Ma'am Hannah, parang ako nag-invite dito. Hi Ma'am Hannah. All right. Hello, so meron meron pong ibibigay sa'yo dahil ikaw ang naunang mag-type. May ibibigay ko na item sa'yo sa Sun Life. So, kahit sa akin na lang pala ipadala at magkalapit lang naman tayo ng bahay. Pero pwede rin naman sa'yo ipadiretso na rin ng aming UM. So, it's a desk planner set po ito and a pen and of course a fan. Kaya po, pag may tanong ako mamaya, active po tayo, ano? So, dahil meron po mga ipamimigay po tayo ng mga items ng Sun Life. Alright? So, Ma'am Hannah, meron ka nang makukuha. So, usap na lang tayo later. So, it is a set of desk planner, calendar, ay, desk calendar, ball pen, and of course, a fan from Sun Life po. Alright, so kailan natin napapakinabangan ng memorial plan? Eh, syempre, kapag patay na tayo, pag lilibing na tayo. So, itong mga traditional plan na ito, 1:1 lang ito. So, kung life insurance lang, yun lang. Kung pang-pension, pension lang. Kung for sa educational plan, okay? So, ano naman po itong i-introduce namin sa inyo? Na isang napakagandang product po ni Sun Life. And actually, dahil po dito sa product na ito, talagang naging interesado po ako. Okay? Naging interesado po ako sa insurance. Bakit? Dahil dito po sa investment-linked insurance plan, dito po, this is for income protection and income growth. Ano ito? May life insurance ka na. So pag may life insurance ka, you have insurance and protection. Alright? At may dagdag pa po ito na investment. Na kung saan, itong life insurance and investment, so meron ho tayong protection. Okay? So this is the ultimate financial vehicle that combines the benefits of both life insurance and mutual fund. Na kung sa banko lang po natin ilalagay ang pera natin, hindi ikita, bumababa pa ang value ng pera natin kapag nasa bank lang. Unlike pag nilagay natin dito, as time goes by,
Dahil investment po ito, hindi natin namamalayan, kumikita na rin tayo. At isa yan sa maganda na itunuturo ho natin kasi dapat wag lamang tayo makontento sa isang source of income. Dapat marunong ho tayo humanap ng way na madagdagan ang income natin. Okay? So pag pinasok ho natin ang ating budget in investment, link, insurance plan, insured ka na, secured ka na, secured pa ang family mo, at the same time, kikita at lalago pa ang pera mo. At eto ho, hindi lang po ito ha. Actually, ako, eto po ang kinuha kong product, ay Sun Life. Kaya naman po, I should say, isa akong panatag na ina. Worry-free. Dahil alam kong secure ang future ko at secure ang future ng family ko. Pwede ho nating dagdagan pa ito ng health benefits. So, pwede ho tayong mag-riders para... So, kumbaga, all-in-one na dito eh. All-in-one na sa plan ito. Wala ka nang hanapin. So, malaking bagay. But of course, so, pag may question ho kayo, later on, meron ho tayong breakout room at pwede ho kayo, feel free na magtanong po sa inyong mga financial advisor. Take note, hindi lang po yung mga nag-invite sa inyo, hindi lang po mga financial advisor, basta-basta yan. License. License financial advisor. Okay? Sabi dito, investment income is key to a financial independence. When we say financial independence, debt-free ka, okay? So, hindi kahirap in terms of finances. So, sabi ko nga kung kayo ay nag-dinner na kanina, eto pong ating Bright Talk na ito, ay bubusugin din, tuturuan kayo paano mabusog ang inyong bulsa, okay? At the same time, pag nabusog ang inyong isipan in terms of financial literacy, makakagawa tayo ng paraan kung paano rin makakatulong sa atin na makahanap ng pagkakitaan na debt-free tayo, worry-free tayo para sa future natin at sa future ng family natin. Without it, you will never achieve financial success. Alright? Okay pa po ba ang lahat dyan? Okay pa po ba? So, hindi lang po ako magsasalita sa gabing ito. So, meron po tayong guest panelist. So, actually, meron po tayong dalawang guest panelist. So, ipinapakilala ko po sa inyo ang isa po nating guest panelist. He is a registered medical technologist. Worked in Bicol Regional Blood Center for almost 9 years. He is a loving house husband and a father of wonderful chikiting. And of course, a licensed financial advisor. Please welcome Sir Shilbert Mortega. Hello. Hi, Sir Shilbert. Hello. Bright morning, everyone. All right. So, batiin mo naman ang in-invite mo dyan, na guest. Ayun. Si Miss Lydell Balingasa, yung butihin kong asawa, si Miss Aileen Mortega, at yung ano, sa group chat namin sa ano, Mortega family. Alright, wow. Sa atin. Yes, thank you, Sir Shilbert. And of course, hindi lang po isa, kundi dalawa po ang ating guest panelists for tonight. So next, I would like to introduce to you, she is a businesswoman, and of course, a licensed financial advisor, a former loan associate from the number one cooperative bank in Central Luzon. Please welcome Ma'am Geraldine Tong. Hi, Ma'am Je. Hello, bright morning everyone. Yes. Hello din sa 100 invites ko na nandito. Yun. Hi. Alright. So, meron ho tayong mga questions para mas lalo tayong malinawan the importance of insurance.
And of course, the benefits nito sa atin, ano? So sila po ang makakatulong sa atin tonight para mas ma-enlighten tayo. Okay, so this is our first question for Ma'am Jet. Okay, Ma'am Jet. Ito po, tulungan natin ano para makapag-share tayo ng mga experience natin sa ating mga participants. How did you manage your finances during the height of the pandemic, which is, 'di ba, ito talagang in no? Last year, gano'n ka, 2 years eh, no? Actually, hanggang ngayon, hindi pa rin tapos eh, no? So, paano po ba ito? Ano po ang ginawa ninyo? Ayan, thank you for that wonderful question, Dr. Joanne. Ayan, siguro wala naman sa atin, di ba, na na-predict or ready yung pagdating itong COVID-19. So, lahat tayo nabigla. So kami, ano, nag-start yung pandemic, jobless kami parehas ng husband ko eh. Bali, kaka-start lang namin ng hardware business. So paano ba namin na-manage yung finances namin? Maniniwala ba kayo sa tulong ni Sun Life? Bali, talaga? Opo, bali yung husband ko kasi, believer sila ni Sun Life. Kaya super grateful ako, meron akong in-laws, which is Chinese, na talagang believer sa insurance at loyalista ni Sun Life. Nung binata pa lang sila, meron na siyang policy, which is paid na. Talagang tapos na siya. Wow. So, bali si Sun Life, napakalaki na naging part niya. Nakakukot kami ng kaunti, doktora, dun sa plan na yon. Wow. Alam niyo ba kung magkano yon? Dun sa 1 million yes. fees amount niya, nakakuha kami ng almost 370,000 as business fund. Oh my God, unexpected yan. Halong-halong kay Echison to ah. Nung una, akala ko yung insurance or yung Sun Life ang mga patay-patay lang. Na pag nategi bang-bang yung asawa ko, magiging Donya, Jenna ako, magiging millionaire na ako. Hindi pala, hindi lang pala. Yes. Pag namatay yung asawa ko, sa ako yayaman. Bali, nagamit namin yun as savings. Yung savings niya, dun sa plan niya, sa business namin. So, super thankful talaga ako kay Sun Life. Pero nandito ako ngayon as financial advisor kasi yun talaga yung nag-motivate sa akin. Gusto ko maranasan din ng ibang tao yung naranasan namin tulong mula kay Sun Life. So yun po. Thank you. Yes, correct. Talagang hindi na. Alam mo, yung iba kasi talaga noon. Ako, isa ako dun eh. Natatakot ako kumuha ng insurance kasi akala ko etos lang talaga yan. So nung nabigyan ako ng linaw about insurance, ngayon parang addict naman ako sa insurance. Agad-agad, ako, kinuha ko agad sarili ko. Ang mga anak ko talagang sinecure ko na nag-invest na kaagad ako sa insurance. Dahil ngayon, I know the importance netong insurance. At ang kagandahan nito, meron tayo yun nga, yung sa VUL, all-in-one na ito. Okay? So, nandun na, life insurance, health benefits, investment na, saan pa. Kaya talaga naman, hindi mo pagsisisihan talaga ito. Okay? So, thank you, Ma'am Je, for that sharings, no? So, malaking tulong ito, ano? Yung pag-share ninyo ng experience ninyo, lalo na itong talagang pandemic, totoo naman, sino naman ang mag-expect talaga na mangyayari sa atin ito. Okay, next question natin. And this is for Sir Imbet naman, Sir Shelbert. So, what is the best plan for starters? Kasi meron tayong mga guests na talaga ngayon pa lang din talaga, no? At mga bata. So, what do you think the best plan for starters and what are its benefits? Ayun. For me, I highly recommend yung sinabi ni Ate Jo kanina, yung topic, yung BUL life insurance. Kasi it has the both benefit of mutual fund and life insurance. It has more potential earnings. Unlike sa pag itatabi mo sa banks, in due time, dahil sa inflation rate, eh, bababang halaga nito. Yes. At isa pa, ito ay pinaka
isa sa mga pinaka-affordable na insurance sa amin. Yun lang po. Thank you. Alright. So, thank you, Sir Embet. So, talagang hindi natin pagsisisihan ang pagkuha. Ako na po ang mag-assure sa inyo. Noon, sabi ko, takot talaga ako dyan sa mga insurance na yan. Pero ngayon, nang naliwanagan ako, lalo ngayong naging financial advisor ako, ngayon ko naintindihan ang kahalagahan ng merong insurance, sabi ko nga sa inyo, panatag na ina. So, ganun din siguro si Sir Embeta, no? At saka si Ma'am Je. Okay? So, mga panatag yan ng mga magulang. Dahil alam nila, secured na kami. At kung nagkasakit, kasi nagdagdag tayo, ano? Pwede tayong magdagdag ng ano eh? Health insurance, right? So, pag tayo nagkasakit, meron pa tayong makukuha aside doon sa investment, aside pa doon sa life insurance natin. So, thank you so much. So, last question po natin para sa ating guest panelists, no? For Ma'am Je and Sir Shilbert. Eto po. When is the best time to consider getting a life insurance plan? Again, when is the best time to consider getting a life insurance plan po? Para po sa inyo, Ma'am Je, kayo po muna mauna. Ayan, hindi na dapat tinatanong yan, Dr. Joanne. Dapat, diba, now na. Ngayon na dapat. Ito na yung best time na kumuha tayo ng life insurance. Kasi, diba, hindi natin masasabi na baka bukas hindi na tayo insurable. Mamaya bukas magkasakit na tayo. Saka hanggang bata. Kasi katulad nga nung kinuwento ko, yung husband ko is binata pa lang, teen pa lang sila meron. Sino mag-aakala na ngayon ni asawa na siya magagamit ngayon for his family, di ba? So, dapat hanggang bata. At ngayon na ngayon, now na dapat. Correct, correct. Thank you, Ma'am Je. Okay, next po, nasasagot, Sir Shilbert. Ganun din po. As early as now, now na talaga, kung may budget, budget na, kumuha na kayo. Kasi, lalo na pag tumatanda, yun nga, nagmamahal pa yung ano, yung premium. Tapos, pag dumating ang panahon na meron tayong lumalabas yung mga sakit, yung mga high blood, hypertension, baka dumating sa panahon na hindi na tayo insurable. Kaya, kung ano, dapat talaga kumuha na kayo ng insurance para ano, ngayong insurable pa kayo. Yun lang po. Thank you. Okay, thank you. Yes, sabi nga sa advice ganda ba yun, huwag nang patumpik-tumpik pa. Okay? So now na, ngayon na, habang bata, habang maaga, habang malakas pa tayo na meron tayong pagkukuhanan para panghulog or para magamit for our insurance. At sa totoo lang, hindi natin pagsisiyan. Dahil sabi nga natin, huwag tayong umasa sa isang income lamang. At dito, pwedeng mangyari dito na kahit natutulog tayo, pwedeng kumikita rin ang pera natin kapag ipinasok natin dito. Dahil ito, with investment po ito. Okay? Thank you so much, Ma'am Je and Sir Shilbert. So, para po sa lahat, baka po gusto nyo na maging kagaya naming financial advisor at eto po, kita nyo po ang aming napakagandang unit manager. So, pinapakilala ko po sa inyo si Ma'am Irene De Jesus. So, actually, the Blazing Flamingo, we're hiring right now. So, baka gusto nyo po na kumita, work from home. Kagaya ho namin, talagang hindi naman ho kami pumupunta sa pinaka-office na Sun Life. Andito lang po kami sa aming mga bahay, okay? So, kagaya ko, part-time, pwede rin namang full-time. Depende sa sipag mo, you can earn 50,000 to 100,000 per month. Of course, depende yan sa performance mo. A competitive retirement package, bonuses and incentives, meron din po niyan, ipaminigay. Free travel, gusto ba natin to? Siyempre, tayo, mga travel goals pa naman tayo, local and international. So, be a financial advisor. Apply now. So, eto po sa ibaba,
Diyan nyo po pwedeng i-email ang inyong mga resume, okay? Or you can contact 0933-340761. So, ito po yung aming, pwede nyo pong isend dito sa email na ito kung interesado ho kayo. Alright? Pwede nyo pong screenshot yan. So, bago ho tayo mag-end. So, tingnan ko nga kung may natutunan ng ating mga guest participants. So, meron ho tayong diniscuss kanina para maging deaf-free. Pwede ho kayong mag-unmute yung gusto pong sumagot, yung may lakas ng loob. Alam ko malalakas ang loob ng ating mga participants ngayon. So, pwede ho mag-unmute yung gustong sumagot. Sabi ko nga, meron tayong pamimigay. So, based ho sa ating mga diniscuss, para maging deaf-free po tayo, isa or dalawa lang, magbigay kayo, okay? Magbigay kayo na ano ang dapat nating gawin para 6 ways, no? Na maging deaf-free po tayo. Wala tayong utang, at the same time, meron po tayong financial freedom. So, sino ho sa ating mga participants ang gustong sumagot? Sige po, mag-unmute po yung gustong sumagot. Meron ho ba? Isa or dalawa lang, no ways. Para maging deaf-free po tayo. So, 6 yung diniscuss natin actually kanina. Okay? So, magbigay lang kahit isa or dalawa. Pwedeng ho mag-unmute ang ating participants. Sino ho? Ma'am Jo. Good evening. Hi, yes sir. Sir TJ. Jerome, yes, sir. Jerome. Ay, yes, Jerome. All right, sige. Ano ang natutunan mo, sir? Magbigay ho ba kayo isa or dalawa lang? Yung ano po, ma'am. Yung unahin po yung dapat yung need. Yeah. Yung need po dapat bago natin unahin yung want para hindi tayo naman problema kapag kailangan na yung need then nauna yung want, di ba? Yes, so dapat meron tayong nakaset na ano, set clear goals. Alright? Yes. Meron ka pa bang gustong sabihin, sir? May dadagdag ka pa po ba? Pangalawa po, siguro mas maganda kumuha na rin po talaga ng insurance. Meron na po tayong peace of mind. Yes, get insured. Correct. Get insured. At dahil dyan, sir, so meron kang set ng guest calendar, fan, at saka ng pen from Sun Life po. So message na lang po si yung advisor na nag-invite po. Pero parang ako yata nag-invite din sa iyo, Sir Jerome. Opo. Yes. Ang a-active naman ng aking mga participants, ng aking mga na-invite. Okay, meron pa po tayong isang set na pamimigay. Sino pa po ang may malakas ang loob? Thank you, Sir Jerome. Isa pa po, ang may malakas na loob. Ano po ang nakuha nyo sa ating Bright Talk tonight? Na makakatulong po para maging deaf-free. And financial freedom po tayo. So, meron pa po ba? Bago po tayo mag-breakout room na makakasama nyo po ang inyong, yung nag-invite po sa inyo na financial advisor. Meron pa po ba? Isa pa po na may lakas ng loob na mag-share po ng takeaway na natutunan po sa ating Bright Talks. Ay, Dr. Joanne, meron pong nag-chat. Na-answer nila. Ay, sige. Sino po ito? Si Mrs. po. Yung isa. Sino, sir? Si Mrs. si Aileen. Ay, sige po. Sa nag-chat. Wait lang. Okay, sabi niya, live below your means. Yes! Correct. So, ano mo yan, sir? Tapos, sir, invite mo siya. Correct.
No? Oh. So learn to live below your means. Correct. So makontento ka kung ano meron lang, ano? So habang huwag kang gumastos ng higit sa income mo. Correct. Thank you so much. So paki, ano na lang, Sir Gilbert, sa iyo yata siya. So para maipa-deliver po ni Ma'am Irene. So to sum up po, ano, ng ating diniscuss bago po tayo mag-breakout room para makausap po ninyo. So again, don't spend more than your income. So kailangan ho natin ng right attitude towards our finances. And this is very important. Self-discipline. Learn to invest right now. Right now. Huwag nang bukas, huwag na sa susunod na taon. Dahil napakahalaga, hindi natin alam what will happen next. At kami ho dito, our advocacy is to bring a better and brighter life to everyone. So bago tayo mag-breakout room, so nais ko lamang po na mag-pray po tayo, ano? So Panginoon, narito po kaming lahat, ang aking mga kasamang financial advisor together with our UM Irene at ang mga guest po namin na na-invite po namin ngayon dahil nais po namin makapag-share ng knowledge sa kanila. Hindi lamang po namin sasarilinin ang mga kaalaman na nalalaman namin in terms of to handle finances. So nais po namin i-share din ito sa kanila at sana po eh ngayon na mag-take actions po sila dahil hindi lamang po ito para sarili nila kundi para na rin sa mga mahal nila sa buhay to secure their lives and the lives of their family. Panginoon, narito po kami na patuloy na nagpapasalamat at patuloy na nananalangin na lagi niyo po kaming gagabayan. Lagi niyo po kaming bigyan ng lakas ng katawan, linaw ng isipan at protection. Protection kasama ang aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, our dear guests, sa aking mga kasama na licensed financial advisor, bright morning again. God bless. And of course, more power sa ating lahat. So, a blessed night po sa ating lahat. So, meron po tayong breakout room na makakasama po natin ang ating mga financial advisor. If you have, feel free to ask question po sa kanila. Okay po. So, may tanong pa po ba? Kung wala na, pwede po tayong pumunta na po sa breakout room. So, ingat and God bless. Sa aking po mga na-invite na guests, so kita-kita po tayo sa ating breakout room. Thank you. Join na lang po tayo. Thank you. Hi, Ma.